Wa po ang inyong reaction doon po doon sa pag-amin po sa kauna-unahang pagkakataon ni Mayor Inday Sara na siya daw po ay open para tumakbo para sa pagka-presidente at yun po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay sumagot na she's open to the idea. Yan po lang naman. Opo. Narito ang naging reaksyon ng Pangulong Duterte sa pag-amin ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte na open umano ang kasalukuyang alkalde ng Davao sa ideya ng pagtakbo sa pagkapresidente sa darating na halalan. At pangalawa po ang inyong reaksyon doon po doon sa pag-amin po sa kauna-unahang pagkakataon ni Mayor Inday Sara na siya daw po ay open para tumakbo para sa pagka-presidente at yun po yung kauna-unahang pagkakataon na siya po ay sumagot na she's open to the idea. Yan open po lang naman. Apo. Open lang. That is all there is to it. Oh. As usual, may I give a little bit of a personal comment dito sa programa to. My stand is I am against really the candidacy of my daughter. I want her spared from the itong the vagaries of politics dito sa Pilipinas. Lalo na itong mga personalities around in the likes of Trillanes, si Dilima. Oh, walang ginawa kung hindi mag-atake ng kapwa-tao nila. So, I would rather that ibigay ang gobyerno sa kanila, let them win. If they, I wish them luck, and even wish them win kung manalo sila para kanila na itong gobyerno at gawin nila ang gusto nilang gawin. Ako ay masasaktan ako pag siyempre anak ko. Itong bastos, itong bunganga ni Trillanes. Ewan ko kung saan niya nakuha yung katangian na yan. Pati itong si Dilima. She is wallowing in pity. And as a consequence of that, she has become virulent, almost virulent. Talaga ang lamur-lamur ka pa sa bunganga. So I would rather na kung sila-sila na lang ang patakbuhin at sila ay manalo, nagdadasal ako niyan at makita nila kung paano nila patakbuhin ang gobyerno, gaano ka hirap, tapos after all yung pagod mo, walang katapusan ang batikos because they can never be satisfied. They can no longer be appeased by anything except that they are hungry also for power. Mabuti't matikman nila para makita naman natin kung paano sila mag-perform. How I wish that they would run and they will win. Magandang ano yan. Kung gusto ko, itabi ko na lang muna ang anak ko. Maybe some other time, not at this time when the Philippine politics is crowded with people in the likes of Trillanes, tapos yung si Dilima. Gusto ko sila na lang muna run at some other time, huwag ngayon kasi wala kang ano dito, mabastos ka lang. It's not good for a woman to be you know being bracing yung masyadong mga salita at masaktan lang. So as a father,
I would not want that to happen to my daughter. Ako naman, yung vice president ko, pantakot lang sa kanila yan, but sabi ko, let us see. If it is good for the country, I will do it. If it does not contribute anything to our republic, then wag na lang, magsasayang lang tayo ng oras.